Hello, ka-dreamers! So, for today's video, ay wala muna tayong voiceover. So, ayan, as you can see, nakalipat na nga kami and tapos na nga akong maglinis at magayos ng aming mga gamit. Grabe, hindi pala nakakapagod yung paglipat ng mga gamit from dating place sa bago. Ang nakakapagod pala is yung i-arrange mo ulit yung mga gamit since super dami na pala. And nung una, akala ko, konti pa lang yung gamit namin. Pero grabe, nung nagpapack na ako, super dami na pala. And kahit si Kuya Ken, yung naghatid sa amin dito sa new place, nagulat din. Kasi ang sabi ko, konti lang yung gamit namin. Kasi nung chinecheck ko siya, tinitignan ko siya, parang konti nga lang. Pero once na nailabas mo pala lahat, hindi mo mamamalayan na super dami nyo na rin palang. Super dami na rin pala naming gamit and syempre namili-mili na rin kami since dumating kami dito sa Canada. And ayun, so for today's video ay samahan nyo ako at mag-grocery tayo. Si Hubby ay nasa work pa, so mag-grocery muna tayo and then magluluto for dinner. And then isusurprise natin si Hubby sa kanyang work since yung nilipatan nga naming bahay is malapit na sa work niya. So i-visit natin siya doon and hindi niya alam na pupunta tayo. Pasensya nyo na nga pala ang aking boses dahil inuubot sinisipon ako. Ewan ko kung dito lang, pero grabe super lamig pala kapag ka-basement. So, sa mga nakatira po dyan sa basement, ganito po ba talaga, na malamig po ba talaga ang basement? Kasi nagtanong din ako sa mga friends ko na alam po nakatira sa basement and sabi nila is super lamig daw talaga. As in guys, pagpapasok ka kahit sa washroom, para kang papasok ng fridge. Tapos ayun, super lamig, hindi ko alam paano kami nakakaligo. Pero yun, sabi ng friend ko, bumili na lang din ako ng portable na heater. Kaya pumunta ako kahapon sa Canadian Tire and bumili ako nito guys. Pakita ko sa inyo. Ito guys, binili ko siya sa Canadian Tire. $59.99. And so far naman, okay naman siya kasi kagabi natulog kami ni Eugene. Pinagpapawisan na siya natutulog. So, okay siya. Akala ko maliit lang siya and hindi niya kakayanin itong buong basement. Pero kaya naman pala niya. And also guys, wait lang, pakita ko. Ayan guys, diba ang liit niya. And also, ito na rin yung binili ko kasi heater and fan na rin siya. So, ayan, pwede siyang heater dyan and then pwede rin siyang fan dito naman. So, kung biglang uminit sa summer, pwede na rin namin siyang magamit na fan. Ayan, kaya yan na lang din yung binili ko guys. Let's go! And dala ko nga lang itong trolley kasi mas madali siyang mag-grocery pag may ganito. Ayan. Very spacious. Yan, and nagdala na lang din ako ng extra na bag. Para if ever hindi kakasya lahat dito, ay may extra pa akong bags. Grabe, ang ganda na ng weather, guys. And, ayan. May mga airplane kayong maririnig kasi nandito tayo sa malapit. Lumipat tayo din sa malapit na sa airport. So, lagi may airplane. Ayan, grabe, ang ganda na ng weather. Pwede nang lumabas-labas ng hindi ni makakapal ang suot. Ayan, so andito na tayo. Grabe, super laki ng frills. Ayan, tingin muna tayo kung ano mabibili. Gusto kong maggulay sana naman. Kasi puro karne na lang kami ni Hubby. So tingin tayo. Tayo ng bacon pang baon-baon ni Hubby. And tingnan natin kung anong okay. Ito. Smokehouse. Natural smoke or is itong ano? Ah, ayoko itong sugar, mild sugar. Ito na lang. Yan, $3.99 guys. Tingnan tayo nito at lalagyan natin ng ampalaya. Yung inampalayang manok. Yan, $6.79. Or dapat ba whole chicken ang inampalayang manok? Or wings lang. Dapat pala chinat ko muna si mama. Ayan. So, ito na muna kuninat, guys. Grabe, sa daming pagpipilian, hindi ko alam kung anong kukunin ko, guys. Ayan. So, tingin tayo. Liver.
pa na rin tayo nito, guys, pang baon ni Happy, pero parang gusto ko rin itong spicy. May, ano ba ito? Hot Italian. Ito, honey garlic. So, baka super anghang naman. So, ito na lang muna tayo. Try lang muna natin. Kasi parang sale siya. $10. So, let's try. At kuha rin tayo ng chicken fillet. Kasi lagi na akong may work. So, para ready to cook na lang siya. Ipapainit na lang. Or, cook na ba ito? Ayan. I-fry na lang ata siya para may makain-kain si Hubby since lagi na ako nasa work and baka hindi ko siya ma-preparean pagka uuwi siya. So, kuha tayo nito. Hi guys, may nakita ako. Mas mura siya. So, check natin kasi parang ganun din naman. Chicken nuggets. So, ito na lang siguro kasi $7 lang siya and yung nakuha ko is $10. And parang mas marami pa nga yung karga nito. Kasi meron siyang 27 pieces. So, ito na lang siguro. Nahanap tayo ng mga merienda ni Hubby kasi sabi niya, yung mga co-work daw niya lagi nagme-merienda kasi super dami nilang break. So, magtitingin tayo ng pwede niyang mabaon na mga merienda. Para naman, ano. Pero sabi niya kasi gusto niya ng fruits. So, titingin tayo ng pwede. Hindi pa tayo guys kasi puro frozen na yung dito. So, tingin tayo sa food section kung meron. Grabe, super laki ng no-frills dito guys. And nakakamiss lang sa Walmart kasi sa Walmart kasi may 20% discount kami. And dito, wala. Pero super daming pwedeng bilhin and super nakakataka. So, gusto kong bilhin lahat pero syempre, nagtitipid pa rin tayo. So, ayun. Hanap pa tayo. Bale, kanina pala guys, malapit na tayo sa No Frills. Pero nakalimutan ko na May 2 na nga pala. So, kailangan na nating mag-renew. And kumuha ulit ng monthly pass yung Presto. And nakalimutan ko yung Presto. And yung student ID ko. Para instead of 158, ay 120 lang ang ating babayaran. Ayan. At dahil mahilig si Abby sa mga cookies, ito na lang siguro. Chips Ahoy. $2.79. So, tingin pa tayo. Kasi ang kinuha ko is original. Tingin tayo. Merong chewy triple chocolate chunks caramel. Pero ayaw kasi na nung matamis eh. So, ito na lang tayo sa original na lang. Galing na nga pala ako dito kahapon and may nakita kong sandok pero hindi ko pa siya binili kasi gusto ko pang magtingin sa Dollarama pero mas okay kasi yung quality nung nandito sa No Frills kaya kukunin na natin. Saan na ba yun? Bale sa Dollarama kasi guys is $3 and ito is ayan siya $2 and mas okay ang quality niya kaysa yung nasa Dollarama. So hindi ko na yun binili and ito na lang binalikan ko na lang siya. Minsan kasi guys, hindi porket Dollarama is mura na siya. Meron yung iba, mas mura pa rin talaga sa mga grocery stores or sa Canadian Tire, mas mura. Like yung rice cooker, sa Canadian Tire ko siya binili. Nag-sale siya from $49.99, naging $29.99 na lang. So yun na lang yung kinuha. Dito yung gusto kong chopping board. Either white or itong parang wood. Pang aesthetic. Pero kasi nakabili na ako. Nakakainis naman. Kaya ayoko na nagtitingin guys pag nakabili na ako kasi may makikita ulit ako na mas better and iisipin ko lang siya ng iisipin. So tara na. Maghanap na tayo ng ampalaya na ilalagay natin sa manok bago ko pa makalimutan ulit. Tingin tayo ng ampalaya. Ay bakit ganito yung ampalaya? Ampalaya ba to? Ano to? Bakit ganito? Guys, ano naman? Bakit ganito? Ang Indian Karela Melon. So, hindi ito. Ayoko ito na tayo. Ito. Ano, grabe. Napakamahal ang ampalaya. Mas mahal pa siya sa pork. Ayan, $4.88. Tingin tayo mas mura. Ito $4.80 pero may damage. So, tingin pa tayo. $5 na. Ito $4.69. Pero maliliit naman siya. So guys, ito na. $4.88.
Ito na kukunin natin. Ayain ko na lang ulit dito mamaya si Hubby kasi hindi ko alam kung anong gusto niya. And nagtingin ako ng mga fruits pero super mamahal. Pero ano, antayin na lang natin siya since para siya rin mismo yung makapili kung ano yung gusto niya na merienda sa work. So tara na, magbayad na tayo. Dito tayo guys. Tapos na tayong mag-grocery and next na stop natin is sa Shoppers. Mag-re-renew na lang ulit tayo ng Presto card since laging ang renewhan dito is May 1 to May 30 ang validity. So 1 month siya. $128 for student and $150+ naman pagka-adult. So ayan, dala yung trolley. And laking tulong niya talaga guys kasi hindi ko kailangan magbit-bit. So ayan, tara na sa Shoppers. May konekan dito pa mall, papakita sa inyo. Ayan, nandito na tayo sa mall. So kukunin natin Shoppers para mag-renew. I need to reload my monthly pass. Sure, for student? Yes. Card. Grabe, super init na umuwi. Tinan mo, for the first time, nag-electric fan ako. Grabe, grabe pawis ko. Ay! Ayan guys, so let's go sa work ni Hubby. Hindi niya alam na pupunta tayo, pero tumawag siya. Sabi niya, naka-break daw siya. So, let's go. Nawala na ako kasi naka-close yung mga road. Hindi ko alam kung saan ako mag-aantay, pero parang tama naman ito. Sana tama na yung bus. Kasi kanina, pinapapunta ako sa bus stop. Pero wala namang bus stop. Close naman yung road. Naghanap ako ng ibang bus stop. And ito yung sinabi. So, check natin kung dadaan. Sana dadaan dito. 5 stops away na lang naman ako. Wait lang, maingay. Yan, 5 stops away na lang naman ako. And sabi yung bus, andito na in 5 minutes. Sana tama itong sasakyan ko. Kasi, grabe. Close lahat ang road. Siguro kasi pa spring na, I mean pa summer na, so ito na yung time para mag-ayos naman sila ng mga roads, ng mga kalsada. Antay tayo dito sa bus stop. And medyo malamig guys, and itong bus stop, hindi siya covered, tingnan nyo. Ayan, ganyan lang siya. Padilim na rin, sana maabutan ko pa si Hubby sa workplace niya kasi hindi nga niya alam na pupunta ako. So baka pag maaga siyang mapauwi, is uuwi na siya ng diretso. Eh minsan hindi pa man din ito yung way na dinadaanan niya kasi maraming way guys pa uwi ng bahay. Sana maabutan ko siya kasi guys, sina nyo, padilim na, paano na ang araw. Ayan na ang bus. Finally, ayan ang bus. Let's go! Guys, mabit pa akong nailagpas. Stop ko na pala. Tapos ano, buti na lang mabait yung driver kasi usually hindi sila nag-i-stop dito kapag kawala sa bus stop. Pero ayun, nagtanong lang naman ako kung ito na ba yung Ormond Drive. And then sabi niya, yes. And tinanong ko, pwede ako bumaba? And sabi naman niya, pwede. Thank you talaga kuya. Kasi yung next stop, super layo na. Ayan, maglalakad tayo ng 7 minutes kasi 7 minutes away pa yung ano, yung work ni Hubby. Ayan, may mga ano na flower na siya dyan sa gilid kasi spring na talaga and tapos na ang winter. Ayan na, may mga flower na dyan. Grabe, hinihingal ako kasi kinabahan ako. Akala ko hindi ako ibababa ni kuya pero buti na lang mabait siya kasi kung ibang driver lang yun, ay nako, sa next ano stop ka, ano, ibababa. Ayan guys, sa mga naghahanap ng work, hiring sila. So tabi-tabi na pala dito yung mga factory. Ayan, factory yan. And then factory rin yan. And then factory din yun. And then dun pa sila Hubby. Layo pa. Ay, ang cute! May dandelion! Tingnan mo. Kuha tayo isa. Ayan o. Guys, ang ganda. Ganda guys. 3 minutes away na lang tayo. Grabe guys, ang bango dito. Parang nasa loob ako ng panaderya. O pa lang sa labas, grabe, napakabango. Amoy na kagutom, grabe. Ito pala yung nasabi niya kasi pinagkwento niya sa akin, kada uuwi siya na amoy tinapay daw dito sa daanan na nakakagutom. So imagine, dito sa labas, amoy tinapay. Paano pa kaya doon sa
loob, di ba? So, yun. Hala, nagsisiuwian na. Wait, teka lang. Hanapin natin siya. A day in my life. Hi. Grabe ang bango, nakakagutom. Hi, so yan, nakauwi na kami. Hey, hubby! Bebe, ano reaction mo kanina nung... Kasi, pagkalabas niya kanina, hindi... Naka, ano, diretso lang ang tingin niya. Hindi niya ako napansin na nakaupo ako sa gilid. So, ano reaction mo? Tapos sabi niya, ang una niyang sabi sa akin, bakit ka nandito? Anong reaction mo? Hinahabol ko yung mga kasama ko. Anong reaction mo ba nandun ako? Diba, anong reaction mo? Wow! Tapos sabi niya, asa rin daw siya ng mga covered niya. Outro mo. Please don't forget. Okay. Sige na. Please don't forget to like and to follow our TikTok and Facebook page. Anong Facebook page? Thank you guys for watching. Thank you guys for watching. Bye-bye.